sa high school pa ko test doon sa ating okay. Pero pagtamay gani sa mga classmates, nga dili ko na ako kapat, dili na mo, dili mga indigenous people, mga pagtamay nila akong daladala ko. Ang tulkaroon mo lang sakit pa sa ako, ah, marang noon, ah, ingon ani ang pagtanaw nila sa ako, ah. Parang anong, sa akong skin color, te, dira yun nila, dina, strike with ko nila, te, at dira ako. Kanang isang asa ko mo kuan mo duol mo rag dili gani ko nila kuan nga dili ko nila i-encourage nga sang kaya na nimo sang wala ni tawo nga ni nakaimo sa ako anak nagtambag sa ako ah. Kanya kuan mo te isang asa ko mo dili kay naapod ang ubang tao nga ayun ay sa ayun an dili na to siya iapin sa itong grupo, kaya naka siya yung mga kahinaan. Hindi mo na nagalit eh, sakit yun kayo siya, te. Discriminating IDs. I think one of the reasons people discriminate IDs is because we find a lot of their behaviors and sometimes their beliefs as a bit different from us. Definitely different, and even we call it weird. And sometimes, generally, it's not just sometimes, it's this misunderstanding of others' beliefs and values that we try to judge them. We think tendency of us people is, we think ours is better. Even in small groups, kami yung in a group, sila hindi. So it happens. So in such bigger context, we think that we non-IPs, the locals, or we should say the highland, city dwellers, we think we are better. Because we judge things on based on our measurements, and we base it on our infrastructure, we base it on our technology or our education, we base it on our clothing. And by then it would be biased, right? Because at the same time, while we are doing that, they are also judging us based on their measurements, right? How we manage with the environment, how we deal with things, other spirituality, which is very much part of it. Any type of group or indigenous people. So, tendency natin kasi di natin maintindihan. We jump to conclusions, we use our own mirror or lens, try to make it. Definitely, if you judge them in our measurements, they will fail to meet the standard. Such, parang ma-justifiable na, dapat lang naman talaga sila, no? Kasi wala sila. But if we get switch places, I think we would also be misunderstood by them. Ang discrimination para sa ako akay kung yung sa kapag tanaw sa ubang tao sa imong haon sa lihang treatment sa imong haas ang individual sa society where ay kung asa ka kultura na belong kung sa mga tradisyon na imong haang gina-conserve nga isa po lang na ang pagtanaw sa imong haang personal na pagkatao imong skin color nga sa mga batasan ko din mo ginapakita sila ako sa group pa dinakad kanila dahil sa ilaha. Why? Let's go back to the etymology of the word discrimination. Discrimination comes from the Latin term discriminatus, which means to divide or separate. In the area of social psychology, we want to study how people are being placed bitaw sa isang ka-pyramid, there is a classification, there is segregation, there is categorization. So, ang explanation na mo, Ana, would be there is othering, no? Because there are always people who are better and people who are inferior. So, in that sense, we can understand that discrimination is about creating separation and division. On discrimination, we see it as an action itself stemming from prejudices that occur not only for or from an individual, but also in groups or society, even national level. So it's when people have a bias against a person in terms of maybe sex, you know, you should say gender, skin color, history, or maybe social class, and such prejudice gives them the idea that they have the right to
cause some actions that discredit sometimes that. So yun yung discrimination, ang mga behaviors or actions na nagdalit sa ating mga beliefs. One, show nila sa mga nga, dili may dapat ibilang nila nga kuan, for example sa group, dili ka deserve makikuan sa mo, kay lahi lang wala mo na katunga sa mo ang iagian. It is part of human experience. It is a sad part of human reality. If you want to go biblical about it, di ba? There is in fact segregation, separation. We begin with gender, we begin with sex, di ba? At babae ka, lalaki ka, ganito. It is part of, we need to divide. So there is that. When you talk about positioning power, when you talk about dapat ako dere, you have to divide so that you can make your goals, you can meet your goals. Pwede ni mo mabuhatan na ni mo ang plano if there is segregation of people. And it is sad, but it's happening because it's part of the universal experience, but I am not saying that cannot be helped. It has been there for the longest time. Go back to your history, di ba? Nanatay mga kings, nanatay mga middle, and then nanatay mga slaves. That is discrimination. Go back to your own Philippine history. What do we have? Aliping sa kikilid, even sa atua pa lang nanagit siya, and this is multiplied and seen even outside the country. Kita ang mga Christians na na-develop ta in a different stream na, stream of development sila, nag-develop sila in another stream. It so happened that mas daghan pa kaysa ila. So number one source of discrimination is that minority siya. Second is that kining differentiation na to in terms of material and cultural development, medyo na atrasado sila. It also actually little by little affects the new performance. It causes a question in their maybe identity and awareness, but not only of their own, but also of their kin, ability na superstar. And sometimes it creates a cycle where it puts them in a position of disadvantage. And such disadvantage would later put them in a more disadvantage. And somehow it would justify how the initial so-called belief. So it would affect them not just emotionally, personally, but economically, socially, even people with labeling standing. Sa akong pamilya, naka-experience mo yung ako po. Sa akong pamilya, sa amo lang kong mga kapareho ng mga indigenous people, mga pagbubot taga-bama po. Pero ang ilang kinabuhi, murag miangat na gani, ikan sa pagka-ubrin. Angat ang ilang kinabuhi. Murag, tungkol atong pag, sa improvement atong ilang kinabuhi, murag, pagtanaw na nila sa uban nga ubus sa ilang, kuan na yun, ubus na yun. Wala na nag-iisip nga dito po diyan sila gikan, indigenous people po diyan sila. Kung sakit po sa mga akay, ingon ato may wala may kauswagan, wala may kauswagan na naitang sa mga ang pamilya. Pero hindi dapat nila i-discriminate, parehas na po diyan. Let's talk about real life situations. Na yung mga bata sa isang ka-classroom, and then if there is discrimination, there would be the assumption na, mayaman kami, mahirap sila. So anong effect nun on both groups? Let's talk about those who are mahirap, quote-unquote. So they feel that they are deprived of the possible attention, deprived of services, deprived of so many things. Whereas, on the psychological effect, feeling naman ng mga magaling, yung mga mayaman or yung mga better people na they are in control. So nagkakaroon ng separation that will affect their self-concept and self-confidence and esteem. Generally speaking, kung minority ka, i-discriminate ka. Kung sa ka-society, kinsa itong mas gamay, i-discriminate ng daghan, except if you are the dominant
minority ka, pero dominant culture ka, niya ikaw po ang pinakamayaman. Hindi ka pwede discriminate. Pwede pa ikaw ang mag-discriminate against the many. So the ordinance, as I said, in the city, passed in December of 2012, I suppose. December 2012, states that in Davao City, we hold people criminally liable if they discriminate against another person. Discrimination can be seen in the forms of being excluded, being segregated, being restricted, meaning you are not given the entitlement to enjoy what the other people are usually and normally enjoying. For example, employment. If you are not given an opportunity to be employed simply because of your ethnicity, simply because you are an IP, then that violates the ordinance we have in the city, and there are corresponding penalties to that. If you are not allowed entry to any public establishments like restaurants, cinema, bars, no, or any other public places on the basis of your ethnicity, that is also punished under the city ordinance, because that constitutes discrimination. Sa akong high school na experience kay, gibali mo lang ang manto na ko, manang, tanaw mong gunin na sa ilang kaugaling mo sa amin kay, dominant sila, mga dapo sila glawas, guwapo sila, in fairness, mga guwapo sila, pero mga batasan po na gindi maayo, anak, mga guwapo, anak. Siguro kay makita nila nga kanang lahit ni. Kanang time nga ginasong mga nuog na sila nga kanang manubo, kabo, isulog sa kabo, dugay, dugay daw mo tubo. Muhila ko, ana, kanang gani. Luyaw na gugusaw na. Nya, ana, dali ra kayo muhila, bakong sumugo ni ana. Nya, ang ginabuhat na ko to sa una, kaya di na ko musulog sa mong klase. Muli na lang ko, kanang. Matingala na lang akong maestra, o asa naman si Kuan, ano wala naman po ni sulod, ano ako niya. O say kay, although masulod ko, pero makikaway, di ko anak. Dili pa gina ko masabtan sa una, kapo. Nga nung ginayang anak, ganyan. Masa di nasa amo, anak ko niya. Kana, balik-balik, pagyad ka, daadlaw niya, manubo ka po, isulod sa kabo niya, sakit ba na? Balik-balik. Ito, di alam ko miskilo sa una. Kanang imbis kanang ganaan pa ka magigamito sila kay dili na lang dili mo po din ang tanang classmates na ko pero ang board na kanang na kung ginabalikan ako sa una kana siya na bangitaw kay maglabot ko sa ila kanang dili man sa umi kanang lahi. Mula ko na akong pangutana kung ginaisip sa upan ng lahi ko. Misa naman tagig ikanan. Pulo siguro, lahi lang yun ang istorya, anak. Dili sila makasabot. Di ako magod sila, o sa'yo musugod ka na ganito. Dili sila makasabot kasi yung ginaistorya, anak. Katulad isa yung pulo dito. Dito ang pagpupusaw na karoon naman ko rin puting gamay at siya. Kato, tapos... Siguro na, kung sila problema sa ilang balay, nga makainana sila sa ubang tao. Kanang pagpada ko, gani sa ila, bilin maayo. Dito na lang nila igawa sa ilang mga class. Sa ilang mga class, may kanaanan. Tapos siya, kung pwede ko, ano wala ko go sa una kong tato lang siguro ko, dili siguro may sumugo naging ani ba? Kung pati lang siguro ko, may wapa ko, dili siguro ko sumugo sa mga klasik itong dinana. Kano, feeling ko na ako sa una yung high school ko kahit curse ang ako pagkamanubo. Ano? Sa di ayan na mo. Proud man ko kung kinsa ko. Pero sa kaya ka na, tungod sa kadlok, tinik ni mo masisi ang uban na nang itago nila kung kinsa sila.
itong ulaw sila, mantok sila, may discriminate sila. Experience na guna nila dati. So, ang pain, muna ginayon nilang katudaw mga sakit niya, di mo makita magbibigay mo. Mawala ang iyahang right not to enjoy social life, to socialize with people, because there is that stigma attached to him being or her being a lumad, no, because of the discrimination na nahitabo sa iyahang. So pwede hindi na po siya mag-eskwela kahit maulaw siya or mahadlok siya na ma-expose na po siya to public ridicule on account sa iyahang ethnicity. So you can think of many possible effects, no, and this can be very destructive na effects sa self-concept sa usa ka tao just because na-discriminate siya. And on the part of the person discriminating, no, it gives them a sense of superiority. No, murag they're so powerful that they can simply play around, no, and make fun of people around them. No, murag diha nanukad nganong si Hitler, no, yan ipanghimpos ta ng Jews because he felt so superior and the rest of the Jews were inferior to him, no. Opo na itong nakitaan sa Rwanda, no, between the Hutus and the Tutsis, because there's a sense of superiority. Tanan itong tanaw niya mas ubo sa iya nga hindi na-discriminate, na siya'y tendency to annihilate them, ipatyon silang tanan. To that extent, no, could be the possible effect of discrimination. I think prejudging outside discrimination, it's natural. In the sense human beings use judgments as a way to know how to interact, deal. Let's say, if there are no titles or statuses, let's say teacher, student, class, etc., parents, etc., how would you learn to, who gets to start to talk? How do you, when you say goodbye, who says hi, hello, and these little things help them, are being addressed through status, for one, or labels, if you might use the term. It's a set of guidelines, but so the judgment is there. It helps us understand how should I behave, how should I respond when I am being talked by someone. But sometimes it comes so naturally that it can also be so biased. Then human tendencies, we preserve our own state. And tendencies, we really put ourselves in the better light compared to others. Tendency. So it's actually everybody does judgments. It's something part of us. It's just that sometimes our judgment are biased. Kulang ang basis. Ang majority culture tends to discriminate against the minority culture. Nya, i-discriminate po ni mo ang culture na naka-achieve of least development compared to you. So tanawin mo sa lakan na sila, wala ganun siya eh. Chinelas na siya, tiniil ba na siya, no? Masakit mo siya, kana ganing matigkuan ko sa una, matigbuk na na iba, magdalag bato, kana ganing mamuli nami. Mano, buk abo, isalun sa kabo, dugay mo to ba, pagit din kong bato, nabayo na ko sila. Nadagan na po kung dali-dali, sulit sa mong balay niya. Pagkaugmakay, wala lang ka na magpahipi, dahil ko dito sa dapling. Dagkura ba kay silang mga lawas? Kaya ako back sa una. Gamay pa jud ko. Hindi lang po ako kanang classmate ko na ako kanang pare po sa ko ang I think true to all government they would always say na discrimination has no place in any given society. And let me speak in particular about the city of Davao back in 2012. We also enacted an ordinance that criminalizes discrimination. So it's a commitment of the city of Davao that no one should be discriminated on the basis of their ethnicity or for them being an indigenous person. So if for that alone, I would say that the government is bent on promoting equality and freedom from discrimination within the city of Davao. But that's as far as the documents or the legislations are concerned. So it's one hand legislating a law against discrimination, but it's a different story when we talk about how people really internalize the value of non-discrimination. So may nakikita pa rin mga discrimination against our brothers and sisters who are
mga lumads. Siyempre, sakit po. Ikaw daw, discriminate ka, di ba sa tikid na? Nga, ulaw po, dami na kung discriminate ka sa kalaganan, sakit din na kasing-kasing yun. The ordinance has not been used pa because it's quite and relatively new. In fact, until today, as we talk, there is no implementing rules and regulations yet. The city is still formulating the implementing rules and regulations for the anti-discrimination ordinance. Kung how do you correct historical wrongs? Ano man siya? Obviously, diyan man yung ma-reverse siguro, no? Kaya maulit ang muli kang buhul, muli kang negros, kasi kayo ba? So, paano lang yun, ang buting sa lang, kaya sa akong tanaw, it depends on the majority culture. Kikita man nag-rule diri sa Davao, na to be more considerate, number one. Pag-iuli ng yuta sila, listen, no? Sinong bagay naman natin? Pinag-channel na siya dahil hindi mo pwede iuli. Ilog naman, ano naman kay title? I think one of the possible ways to learn and understand. Sociology has an understanding of two ways of understanding culture. The most common one is this so-called ethnocentrism, where we see and judge others' culture based on our own standards. Which is definitely rude, come out favorable. But if you want to understand other people's culture, especially the Aitis, we have to base them on their own standards. And by judging that, we become relative in the sense that this contextualization. We will have to, that it means simply put that we have to understand them on their own values and beliefs. And then try to assess, is it justifiable what they're doing? We cannot match them asking for ours. It's an unfair asking the fish to climb out the tree, right? So that would not be a basis for the fish functioning in a big resource. Ako na sigurong maingon sa mga tao, ayaw lang minin niyo ka nang itreat nga lahi sa inyo, ha? Although siguro, unique ang among kultura, lahi ang among inistoryhan, lahi ang color sa inuma, nagigikan niya sa bukid, ayaw lang ninyo, una-una ang kanang lahi niya sa inuma kay una-una, yun ba lang yung i-create niya na equal. Ang naano lang siguro kay kami tribu ni itong mga Christian mo, na lahi ko inuma, pero kung buto na una, isa raman tayo. Ano lang siguro, respeto? Kung mayroon sila kay kung kamo pa ang naasa mo ang kuhaan kahintang sa mga lugar karon, siguro mabati ninyo kung isa po lang among nabati kung sa tayo mainyong ina-discriminate ang mga IT. Dapat ita tungod kayo na respeto man sa inyo ha, respeto po ninyo ang rights kung na ako kay para sa mga tao. Kaya, para sa nga ang mga pahalagahan ang among kultura dapat po tungod kay nagkalain-lain matag mga prinsipyo respetuhon ninyo ang mga prinsipyo kultura respetuhon ninyo ang mga